Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabado na naman ang umaga, mga kababayan. Welcome po sa ating palatuntunan, Pinoy Legal Minds. Good morning sa ating pinakamamahal at butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. October 7, 2023. Sa ating pong palatuntunan ay ituturo po ang inyong mga karapatan, ating mga karapatan batay sa batas. Live tayo sa ating mga himpilan, SMNA News, nationwide po tayo sa lahat po ng Sunshine Radio Stations din sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng ating social media stream. Good morning sa inyong lahat, mga kababayan. Kasama ang ating partners sa serbisyo publiko. Ladies first, Ms. Lala Binson, good morning. Hi, good morning, Kuya MJ, Kuya Mark, at sa inyong lahat na nanonood ngayon, especially kay Pastor Apollo C. Kiboloy. I'm Lala Binson, and thank you for having me again. Kuya Mark, may buntag, sir. Good morning, MJ, and Ms. Lala, and sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, lalo na sa ating mga social media, sa Facebook, sa YouTube. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino, and of course, yung ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kiboloy. Nako, controversial ka na naman ngayong linggo. May ginawa ka na naman, Kuya Mark. De, just a lawyer. Just a lawyer. Hashtag just a lawyer. Walang personalan. It's just trabaho lang yan. So, depende na yan sa mga complainants, sa ano yung advocacy ng complainant. But especially next week, may bago naman kakatayan yung kapisanan. Ano yun? Santa Claus is coming to town? Yes. Sabi nga ni Pastor Kiboloy, Santa is coming to town. So, you better watch out. Better not cry. Ako, baka kumata si Lala ngayon. Huwag muna. Sinisip po tayo. Birthday. Happy birthday. Happy birthday pala, Ms. Lala. Thank you. Tumatanda na tayo. Ako po. Ganun talaga ang buhay. Tumatanda. Yes. Tante, habang tumatanda, gumaganda. May mga ganong irit. Sa inyo po mga tanong, mga kababayan, huwag po kayong mag-atubilit, magdalawang isip na magpadala sa ating pong text line. Naka-flash po sa inyong screen at sa ating pong mga kababayan. Nice din tumawag at makipag-chikahan sa amin ng live. Naka-pin sa ating pong social media stream ang ating pong paksa. Ah, hindi. Ang ating pong Zoom link ngayong pong umaga. Ms. Lala, ano bang ating topic for today? Ayun. So last time na pag-usapan natin ang anti-terror law. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaso ng pagpatay. Naku po! Yun. May mga mabibigat na kaso talaga to. So we're gonna be talking about parricide, murder, and homicide. So Kuya Mark, ano ba ang crime against a person? Oh, yun yan. Crime against person na pag-uusapan natin. Actually, maraming crime against person. May, of course, kasama doon ang murder, homicide, parricide, but marami pa, which we will discuss in a few weeks from now. But ang pag-uusapan natin, ano yung tinatawag na crime against person? Ang crime against person, any crimes that involves killing and infliction of physical injury. Ang pagkakaiba lang sa killing and infliction of physical injury is the intent to kill. Ang pag may intent to kill, it means killing yan. Pwedeng murder, homicide, parricide. But kung walang intent to kill, ang tawag doon physical injuries. Ang intent to kill, importante yan na i-prove sa court. Pag ang biktima buhay. Pag ang biktima buhay, intent to kill must be established in court para ang kaso maging homicide, maging murder. Kasi kung walang intent to kill, physical injuries lang ang kaso. Yan ang kailangan ng intent to kill pag buhay ang biktima. Pero pag patay ang biktima, there is already a presumption of intent to kill. So, hindi na kailangan i-establish ang intent to kill kasi pag patay ang biktima, there is already a presumption na may intent to kill ang akusado. Ganun pala yun kayo, Mark. May nagtanong, yung ghosting ba? Crimes against person ba? Ay, ba yun? Crime against emotion. Ghosting, ha? Bilis. Bilis agad ang kabig, ha? Kaya Mark, paano po ba makukumit ang parricide? Ang parricide, same also with homicide and murder. Crime against person yan. But ang pagkakaiba, ang pinatay mo is your legitimate or illegitimate. Dalawa, legitimate or illegitimate father, mother, or children. So ibig sabihin, kahit legitimate man yan na anak mo or illegitimate na anak, basta yun ang maging biktima, parricide yon. Or pag other ascendants or other descendants, meaning lolo, lola, apo sa tuhod, ganon, kailangan, pag other ascendants or other descendants, kailangan legitimate. And pag asawa ang maging biktima, kailangan legal wife or the legitimate wife. Yun ang ibig sabihin ng parricide. Ang parricide,
naka-enumerate doon kung sino ang maging biktima mo. Legitimate or illegitimate father, mother or children. Or legitimate other ascendants, legitimate other descendants, or your legitimate wife. Ano naman po yung pagkakaiba ng parasite sa infanticide? Ang infanticide, may basis yan. Ang pagkakaiba sa dalawa, sa parasite and infanticide. Ang parasite, ang basis nyo is relationship ng biktima at saka yung akusado, relationship. Ang infanticide, ang basis doon is the age ng biktima. Bata pa yun. Okay? Second, you committed parasite only to your enumerated relatives. Pag infanticide, strangers ang magiging biktima doon. And third, in parasite, there is no conspiracy in parasite. So, pag may pinatay ka na kamag-anak at saka hindi kamag-anak, dalawang kaso yan, two separate information. One is parasite, one is homicide or murder. But infanticide, pwede ang tinatawag na conspiracy. So, one case lang yan. And lastly, yung to disclose the dishonor of a mother is not mitigating in parasite, but it is mitigating in infanticide. Ibig sabihin, mabawasan ang kaso mo pag, for example, itago mo na, yung pagiging nanay mo kasi nabuntisan ka lang, ganun, example. Maging mitigating yan sa infanticide, but hindi yan maging mitigating in parasite. Okay, Mark, yung abortion ba, infanticide? Iba yung infanticide, iba yung abortion. Okay, which we will discuss next week. What do you mean by infanticide? What do you mean by intentional abortion? Ano namang ibig sabihin ng unintentional abortion? Pag-usapan natin yan next week. Okay, Mark, sa crime na parasite, paano mo mapapatunayan yung relationship sa elements of crime? Ang relationship, for example, wife, kailangan mong i-establish na may marriage contract kayo to prove na yung biktima is your legal wife. Marriage contract. And second, kailangan mo din establish, mag-present ka din ng senomar. Ang purpose dyan, para ma-prove yan na yung asawa mo, kasi pwede naman maraming marriage contract eh, may nakalusot na ganun. So pag may senomar, makita mo doon kung ilang yung asawa, kung second ba, third wife, fourth wife ba, para matatawag na you are a legal wife. Okay, yun ang first requirement. Pag yung biktima is the legal wife. Second, yung mga children naman, mga birth certificate, or even verbal testimony ng mga witnesses, pwede rin yan, ma-consider. But don't forget, under the rules of court, pag ang babae at saka yung lalaki nagsasama bilang mag-asawa, kahit walang kasal, there is a presumption of marriage. So, ibig sabihin, the verbal testimony of a witness can be considered if not objected in court. So, pwede rin yan. But of course, kung i-object yan, kailangan mag-present ng marriage contract or birth certificate ng bata to prove relationship. Pero kung walang nag-object, testimony can be considered as an evidence. Kung paano naman po pag hindi binanggit sa complaint ng mag-asawang offender at yung biktima, mako-convict pa rin po ba yung offender ng parasite? Hindi. Bakit? In criminal law kasi, Lala, tatlong step yan in criminal law. Una, there must be an allegation. And yung allegation, it must be proved para ma-convict ang isang tao. So, allegation, proof, and conviction. Yun ang requirement. So, ibig sabihin, kung hindi mo i-allege, hindi mo pwedeng i-prove. For example, iba ang na-allege, iba ang na-prove. So, hindi ma-acquit dapat ang akusado. Bakit ganun? Bakit kailangan i-allege sa complaint bago ma-convict? Kasi the court has jurisdiction only based on the allegation and the information. Kung hindi na-allege yan, tapos iba ang napapatunayan sa korte, iba naman sa complaint. So, hindi pwede ma-convict ang akusado. Bakit? The accused has the right to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Bakit dapat alam ni akusado yung kaso laban sa kanya? Para alam niya paano niya depensahan ang kanyang sarili. Kung iba naman yung complaint, iba ang napapatunayan sa court, hindi pwede siya ma-convict sa ganun. Otherwise, it will violate the constitutional right ng isang akusado. Naku, may tanong si Team B sa ating pong text line. Good morning, Attorney Mark. Ano po tawag kung asawa napatay niya ang kabit ng asawa niya? Parasite din po ba yon? Hindi mo pwede madimanda ng parasite ang asawa mo, ang asawa o yung lalaki, kung ang pinatay niya ang kabit. Bakit? Very clear, ang specific lang ang maging witness, ang maging biktima ng parasite. Legitimate or illegitimate father, legitimate or illegitimate mother,
legitimate or illegitimate children, or legitimate other ascendants, legitimate other ascendants, and legitimate wife. Very clear dyan, legitimate wife. Hindi, walang nakalagay doon na common law wife. Very clear. Pag sinasabing legitimate wife, legal wife, ibig sabihin, may marriage contract sila. Pero Mark, may tanong din si Cindy Ibale. Makakasuhan po ba ng parasite ang isang minor na anak? Ang minor na anak, pwedeng makasuhan ng parasite. But of course, there is no criminal liability kasi very clear yung nakalagay po sa juvenile justice system natin. Pag below 18 years old, as long as wala namang discernment, pwedeng mawala ang kaso laban sa kanya. But of course, he will be subjected to rehabilitation program ng ating gobyerno. Okay, Mark, may exemption ba ang parasite and murder? Ang tawag doon, exempting circumstances. Mayroon. This is a circumstance na exception to na dumilim ang paningin ng asawa mo. Mm. Ng asawa mo. Paano? For example, ikaw, you are the legally married person. Nahuli mo ang asawa mo na nakipagtalik sa ibang babae. Caught in the act. Or nakipagtalik sa isang lalaki. Tapos, pinatay mo or sinaktan mo sila, parang pinagtataga mo sila. Mm. Caught in the act, while in the act of committing the sexual act, or immediately thereafter. Walang krimen. Exempted yan. Hindi ka pwede mademanda ng parricide or murder kung nahuli mo ang asawa mo na nakipagtalik sa iba on the act of sexual intercourse or immediately thereafter. So, there is no criminal liability. Ang possible lang na penalty dyan is destiero. But there is no parricide. With respect sa asawa mo na pinatay mo, there is no murder or homicide sa kanyang kabit. Bakit? Wala kang intention to kill. Dumilim lang yung paningin mo kasi nakita mo yung asawa mo nakipagtalik sa iba, and that's very one of the exempting circumstance na hindi ka makukulong sa pagpatay. Oh, pero yung destiero ba na binanggit po sa batas ay sa exceptional circumstances ng parricide, matatawag po ba ito na penalty? Hindi. Actually, yung destiero, what do you mean by destiero? Ang ibig sabihin ng destiero, hindi ka makukulong. Ba't palayasin ka sa lugar ng asawa mo? Bakit ganon? Ang exempting circumstance kasi ng pagpatay na nahuli mo yung asawa mo na nakipagtalik sa iba, hindi yan matatawag, there is no criminal liability. So there is no penalty, therefore, there is no criminal liability. Pero bakit may destiero? Ang purpose ng destiero is to protect the accused sa vendetta or retaliation sa mga kamag-anak ng asawa mo na pinatay mo. Baka mag-retaliate sila. So, ang purpose ng batas, dapat lumayas ka sa lugar na yan to avoid any further violence. So, for your protection against vendetta or retaliation sa mga kamag-anak ng asawa mo, dapat ka umalis sa lugar na yan. Thank you, Mark.